Hello friends! Welcome sa OK! Online Katekismo! Para sa mas malinaw na pagpapahayag ng ating pananampalatayang Katoliko. Sa episode na ito, ating tatalakayin ang isa sa mga debosyonal na gawain nating mga Katoliko tuwing panahon ng Kwaresma. Ano ang istasyon ng krus? Sa tuwing dumarating ang panahon ng Kwaresma, isinasariwa at pinagninilayan natin ang pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ay binubuo ng 14 na istasyon o 14 stations. Ang istasyon ng krus o daan ng krus ay kilala rin sa tawag na Via Dolorosa at Via Crucis. Ito ay isang salaysay tungkol sa mga huling oras ng buhay ni Hesukristo sa lupa na patuloy na nagbibigay ng espiritual na kalakasan sa bawat Kristiyano at ng paglalapat ng mga aral nito sa ating mga buhay. Ang istasyon ng krus o daan ng krus bilang isang debosyonal na gawain tuwing panahon ng Kwaresma ay nagsisilbing malalim na paalaala ng mapagpakumbabang kaparaanan kung paanong kusang loob na iwinaksi ng Panginoong Hesus ang lahat ng pribilehiyo bilang Diyos upang magkaloob ng kaligtasan sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang buhay sa krus. Patuloy nawa nating isabuhay ang bawat aral at mensahe nito sa ating buhay at pananampalataya. Tunay nga na sinasambahan namin at pinasasalamatan Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Okay ba, friends? Maka-bless, ne? Kung na-bless ka ng bagong kaalaman sa videong ito, mag-like, share, at comment. See you sa next episode ng OK! Online Katekismo!